Hi guys, good day, it's Bea and welcome again to my channel. Dalawang teams na pwedeng tumalo sa dalawang guest team ating pag-usapan. Anong local club teams kaya ito? Yan po ang ating pag-uusapan. Kaya before that, don't forget to like, comment, and subscribe and pa-hit notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong gawang video about sa volleyball dito sa Pilipinas. Nakita na nga natin na nagtapatan na nga ang dalawang guest team. Ito ang Kin Bak Bak ni ng Vietnam at Kurashiki Ablaze ng Japan. At kitang-kita na nga natin na hindi ito basta-basta dahil ng lalakas ng mga palo nito, depensa man, opensa at blockings. At nagawagi nga dito ang Kurashiki Ablaze ng Japan sa mga dikit na scores. Ang tanong ng lahat, sino kaya ang dalawang team sa pinag-uusapan na posibleng tumalo daw sa dalawang guest team na ito? Ito ay pang sarili ko lamang na opinion at kung kayo po ay may opinion ay i-comment nyo na yan. Para sa akin, ang Kremlin Cool Smashers at Signal SG Spikers ay may kakayanan na talunin ang dalawang guest team. Ito nga ay binase ko sa kanilang skills ranking at mga past performance nila simula ng preliminary round hanggang semifinals. At nagtapatan na rin sa wakas ang Creamline at Signal. At muntika na nga matalo ang Creamline ng Signal dahil sa lakas nito na umabot nga sa intense fifth setter match ang naging laban. No doubt kung bakit Creamline ang aking napili na kayang lumaban sa guest team. Alam naman natin ang kakayahan ng Creamline noon pa. At sa pagiging rank 1 nila ngayon ay mas maganda at may chance sila. Kitang kita rin natin at alam na natin ang kakayahan nito noon pa sa ABC Asian Grand Prix na kaya nilang tumapat sa ibang national team ng ibang bansa kahit na matatangkad ito. At sinunatin nga tayo dahil nanalo pa tayo sa ibang team. Why not ngayon na mga club team lamang ang mga kalaban ng Creamline? Kung naaalala natin ay talagang defending champion ang Creamline at tinalo rin last year ang inibitahan nila galing sa Taiwan na King Will Taipei. Kaya naman sa pagbabalik ni Phenom ay mas papalakasin pa at mas maganda ang kanilang laban. Ang ikalawang aking napili ay ang Signal SG Spikers. No doubt, dahil lumakas sila ngayon. Pwede nga nating masabing nasa rank 1 ito sa preliminary round sa Group B. Tinalo rin nito ang PLDT at pinahirapan ang defending champion na Creamline. Sa pagbabalik nga ni Jovelyn Gonzaga ay may katulong na si Dakis at Molina dito. Sa blockings naman ay talagang magaling at nasa rank 1 sila, nandito si Doria at Mineses na mga multi-awarded blockers. Sa setting department ay hindi nagkakalayo si Gia at itong si Jill Cayuna. At halos lahat ay veterana at may connection at chemistry na sa isa't isa dahil sa matagal ng pagsasama. Kaya isa rin ang team na ito na pwedeng tumalo sa ating mga guest team galing sa Japan at Vietnam. Kung tutuusin guys ay pwede naman lahat na nakapasok sa semifinals na ating local club team ay kayang lumaban sa ating inimbitahang foreign guest team. Consistent lang talaga ang pinapakita ngayon ng Creamline at Signal. At sana magtuloy-tuloy ito. Kaya guys, kung kayo ang tatanungin, sino ang dalawang team para sa inyo ang pwedeng tumapat sa ating 2 guest team? I-comment na yan at huwag kalimutan mag-like and subscribe for more updates. Thank you!